guys, welcome back to another vlog. It's me again, Mommy Carm, and nandito si Baby Sian at si Daddy Alvin. For today's video, guys, ay i-share ko lang sa inyo kung paano ako mag-ayos ng gamit ni Baby. Ito yung kanyang cabinet, tapos ito yung kanyang folding cart. Ito yung room ni Baby, kaso ayan, half room ni Baby, half office ni Daddy. Ito yung mga gamit ni Baby. Sa likod ng pinto, ng kwarto niya, ay yung kanyang diaper bag. Tapos, yan, nandito yung mga diaper siya katabi nung kanyang cabinet. Dito sa ibabaw ng cabinet, nandito yung kanyang diaper. Katie. Katie ba yun? Katie. Tapos ito naman, yung mga pang-plansyahe, ito ko nilalagay. Kaya kapag punong-puno na to, andun na siya sa ibabaw ng crib. Tapos ito, yung mga books, hindi pa nadating yung mga in-order kong libro. So, ito yung mga dati niyang books. Tapos, ito yung check-up book niya. Tapos, ito galing ko sa kanyang lola. Ito yung favorite niya, wasak-wasak niya. Kasi ito, hindi ito yung board book. Favorite story niya, The Deer at the Pond. So, ito, picture frame. Di pa kami nakakapag-print ng picture niya. Ito, hindi to si Baby. Kapatid ko po yan. And, ang kapatid ko ay 12 years old na ngayon. Wala lang. Gusto ko lang ilagay yung picture niya katabi nung picture ni Baby. So, ito yung kanyang hip seat carrier na regalo ni Lola. Hindi siya 69 pesos, ha? Kasi ito 69. Then, yung kanyang sombrero para mabilis kunin kapag ahis kami. Stuff to ay galing din to sa kapatid ko. So, first drawer niya ay ang kanyang mga lampin. Mga lampin. Tapos, nandito yung kanyang bonnet sa ilalim. Tapos, nandito yung washcloth niya. Lampin pa ulit. Tapos, nandito yung mga bibs. Tsaka yung mga bandana. Then, ito mga medyas niya. Tuwing kabilang siya may medyas. Next drawer is yung kanyang mga damit. Nandito yung mga long sleeve. Nandito yung mga short sleeve. And nandito yung mga sleeveless at saka sando. Tapos ito mga extra t-shirt din. So, paano ko mag-tiklop ng damit ni Baby? Meron po akong separate vlog doon. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. Then, sa third layer is yan, mga pajama. Ito, mga shorts. Yan, ito. Yung iba nasa laundry. Then, yung mga white pajama. Then, ito, yung mga colored pajama. Then, nandito yung jacket niya, tsaka mga sweatshirt. Ano, dalawa lang naman yun. Last drawer niya is itong mga towel. Ito yung extra towel, tapos extra blanket. Ito, muslin blanket. Pero yun, pinalalatag ko na lang to sa kama pag nakahiga siya. Ito, diaper cloth. Apat lang yung diaper cloth ni Baby. Tuwing morning lang siya namin pinagda-diaper cloth. Tapos nilalaban din namin agad. Ito naman sa kasunod na drawer niya. The first layer ay ito yung aking breast. Ito yung milk, ano niya, milk storage bag. Tapos ito, yung, ano nga ba ito? Nursing pads, disposable nursing pads. Tapos ito yung mga damit na hindi pa nalalabhan. Dahil hindi pa kasya kay Baby, yung mga regalian, yung mga tag pa. So, dito naman yung, ito yung nilalagay sa electric fan. Para for safety protection. Ito yung kanyang knee pads. Hindi pa rin magagamit. Tapos extra laundry powder lang. From Tiny Buds. Tapos ito, bottle wash. And yung nasa likod, yung parang panglinis ng bottle ni Baby. Pero hindi masyado nagbabalot. Pinalilinis ko ng mga feeding essential. Next is yung kanyang diaper. Yan. Kasi ito yung mga pag nabuksan na yung diaper, dito ko siya sa loob nilalagay.
Yan, nilalagyan ko lang ng ganito. Kukuha na lang ako dito. Then, extra bulak. Tapos, ito yung shoes. Yung dalawang shoes niya na yung nasa labas. Hindi pa to kasya sa kanya. So, third layer ay, yan, mga extra bolster kapag nasa labahan yung ginagamit niya ngayon. Then, yung extra pillow, tsaka yung panlagay sa stroller pad. Tapos, extra face towel, tsaka towel na din. Yung nasa last drawer is, ito, extra, ano ba to, yung pag nasa biyahe, yung nilalagay. Pillow, neck pillow. Tapos, ito, yung mga naliitan na ni baby na damit. Yan, bala ko, ibenta ko na lang online. Yung mga onesie, mga bago-baguan niya. So, mga frog suit. Tapos ito, yung breast, manual breast pump na nasa regret list ko. Tapos nandito yung kanyang gamot. Sobrang mga gamot to. Ayan. Sobrang gamot yan nung nag-antibiotic siya. So, hindi ko alam kung paano ko hindi-dispatch siya to. Pero yun, sabi ko pag may naghanap, ibibigay ko na lang. Sayang kasi nag-double-double yung bili nun. So, yun lang, yung nasa cabinet baby. Dito naman sa kanyang rolling cart. Ito ay nabili namin sa Metro, guys. Ano nabili pala ni Daddy? Parang 800 pesos ata to. Ang maganda dito sa rolling cart na to, natatanggal yung basket niya. Pag halimbawa kailangan ko nito, dadalhin ko sa kwarto, kunin ko na lang. So dito nakalagay yung kanyang mga cleaning essential ba to. Yan, ito yung ginagamit niya ngayon, Cetaphil, pero inuubos ko na lang kasi tatry ko tong Johnson's. Then nandito yung kanyang toothpaste. Ito galing to sa soon to be ninong niya. Kasi dati siya nag-work sa GSK. May ngipin na si baby, kaya siguro pwede na niya itong gamitin. Hingi lang ako ng go signal kay Pedia. Tapos itong kanyang, ano nga ito? Yung mga nail cutter sa loob. Yun lang. May nail cutter. Tsaka nail file. Then, extra cotton balls. Ito naman yung mga alcohol. Hindi po kami nag-hoard ha. Ito kasi binili pa namin to dati pa. Then, yun, sanitizer from Tiny Buds. Ito gamit namin ngayon kasi perfecto kay baby. Lalo na, ang hilig niya magsubo na kung ano-ano. Tsaka humawak. So, safe naman siya para kay baby. Then, ito, stain remover. And, ito, quick bottles cleaner. Next is itong, yan, yung mga gamot niya. Parang for medical use to. Ang kanyang extra diaper cream, paracetamol, tapos yung kanyang ice cap. Pag yan, pag nag-vaccine si baby, kailangan niya ng ganito kasi lalagyan niya ng cold compress yung kanyang legs. Then, ito, may isa pang paracetamol dito. Yun nga pala. Napoprovide ang center ng paracetamol kapag wala pa kayo. Tapos, nandito yung baby oil. Ayan, nasa regret list ko dito kasi hindi naman ito nagamit yung baby. Then, thermometer. Tapos, yung kanyang nasal aspirator. Ito yung parang toothbrush ni baby. Color pink. Lalaki yung aking anak. Yan ko parang nawala ako sa uligat. Kaya pink yung nabili ko. Dapat blue. Tapos yung kanyang mosquito repellent, mosquito patches, and yung sa Tiny Buds na after bites. Ito, micropore. Then, wipes. Yan. From Unilove. Tapos, ito yung kaunang wipes na binili ko. From Fisher-Price. Tapos yun, nagtatry ako ng iba't ibang wipes kung anong maganda. Yung ginagamit niya ngayon is yung Giggles. Pero ito binili ko sa online. Tatry ko naman yung kasunod. Tapos, itong nasa baba ay yung mga diapers niya.
Yan. Pero kasi ang diapers, alam ko pag nabuksan, hindi siya pwedeng expose sa labas. Kaya ito, tinatanggal ko ito. Tapos pinapasok ko sa loob ng cabinet namin. Para may iwasang pasukin ng alikabok at saka ng insects. Then, yung mga konting toys lang, konting stuffed toys niya. Mga regalo, mga bigay ng kanyang lola. So, ito, binibit-bit ko lang din ito sa kwarto. Para, yun, malibang si baby. Next natin is itong diaper KD niya. Dinadala ko ito kapag, yun, kapag liliguan na siya, nalagay ko na sa kwarto pag namin binibihisan si baby. Dito lang ay ito, wipes, itong Giggles wipes. Then, yung kanyang diaper changing mat, and yun, extra diaper, kung ilan yung magagamit na maghapon siguro. Then, yung diaper cream, alcohol, naka-refill niya. Mas gusto ko yung ini-spray. Then, yun, sanitizer din niya, and cotton buds, panlinis ng tenga. Ano pa? Ito, pamunas ng pet ni baby. Kasi dapat syempre bago lagyan ng diaper, dapat tuyo-tuyo yung pet nila. Tapos yung kanyang suklay, tsaka nail cutter. Yung baby. Sila! Yun lang po yung mga gamit ni baby. That's it guys! Hope you liked our video and please don't forget to subscribe to our channel for more motherhood and babyhood topics. See you on our next video! Bye-bye!